pag online selling at shopping dahil hindi lahat ng tao ay maaaring lumabas ng bahay at suspendido pa rin ang ilang mga pampublikong transportasyon sa gitna ng community quarantine. Bunsod ng paglago ng industriya ng electric commerce sa bansa, pinaalalahanan ng Department of Trade and Industry o DTI ang mga online seller na ibunyag o ilagay ang presyo ng kanilang mga produkto sa kanilang mga consumer. Sa Facebook post ng isang regional office ng DTI, dapat gawin anila ng mga online sellers na madali ang kanilang mga transaksyon sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga presyo ng kanilang mga itinitinda bilang mandato ng Republic Act 7394 o ang Consumers Act of the Philippines. Nakasaad niya sa Consumer Act of the Philippines na unlawful ang pagbebenta ng kahit anong produkto na walang karampatang price tag, label o marking ng presyo ng produkto. Imbes umano na PM cent o PM is the key, ilagay na nga naman ang presyo nito para sa mas mabilis sa transaksyon. Samantala, suportado naman umano ng DTI ang online selling o electronic commerce lalo't na sa gitna ng krisis ng bansa. Ngunit paalala ng DTI, dapat nakarehistro ito maging ang gagamitin delivery service at ang presyo ng produkto ay kailangan nakasunod sa itinakdang suggested retail price ng ahensya. Babala ng DTI, maaaring kasuha ng online sellers na magpapatupad ng overpricing o iba ang itsura ng idinilibre ng produkto kumpara sa nakapaskil sa kanilang online page.